itong lamisa namin na ito, mga sis brad, ay matanda pa ito kay Kuya Kyle, kaya antika talaga ito sa amin. Kaya i-makeover natin ito, mga sis brad. Pero bago tayo mag-makeover, siyempre maglinis muna tayo dito sa ating kusina na super kalat talaga. Tingnan nyo naman yan kung gaano kakalat itong aming kusina na ito. Ganito ang mga sitwasyon namin dito sa bahay, mga sis brad, tuwing umaga. Hindi lang talaga kusina, mga sis brad, ang kalat, kundi yung buong bahay talaga namin makalat, at yung higaan namin doon na hindi pa namin talaga naligpit yan. Umalis na nga si Papa Jason at saka si Kuya Kyle papunta sa school at sa trabaho. Siba naman si Papa Jason. At tingnan nyo naman ang kanilang iniwan na kalat ito sa bahay. Napakakalat talaga at daming hugasan. Kaya nagsimula na ako sa paghuhugas ng pinggan. Ito talaga ang mahirap sa atin, mga ilaw ng tahanan. Ano? Ilaw ng tahanan talaga. Char. Ito nga talaga, mga sis brad, pag talaga tayong mga nanay ang natira dito sa bahay, yan ganyan ang sitwasyon natin. Paulit-ulit lang talaga ang ating trabaho para tayong mga sira ulo or di kaya mga baliw lang ba na paulit-ulit talaga yung ating ano, ating trabaho. Maghugas ng pinggan, magluto, maglinis. Pag ginabukasan, ganun pa rin ang ating trabaho. Walang katapusan, di ba? Tapos sabihin lang nila na sa bahay ka lang naman. Ang sarap nga ng buhay mo, sa bahay ka lang. Wala kang ginagawa. O di ba? Lang nila iniisip kung gaano kahirap din ang trabaho natin dito sa loob ng bahay. Kaya saludo talaga ako sa mga nanay na iniiwan yung mga anak ano para mamasukan na katulong sa ibang bahay. Ang hirap kaya noon, ibang bahay, ano, pinililinis mo samantala yung bahay mo. Hindi mo naman nililinis at hindi mo maalagaan yung anak mo, di ba? At hindi mo sila malutuan ang pagkain nila, sarili mo ng anak yun, di ba? Mga ganyang usapan talaga, mga sis brad, narelate talaga ako dahil naranasan ko rin yan maging katulong sa Saudi. Opo, mga sis brad, nag-Saudi ako, naging katulong din ako doon, kaya ang hirap talaga. At ngayon, tuwang-tuwa na ako, mga sis brad, dahil sariling bahay ko na ang aking nililinis, so di ba? At sariling pamilya ko na ang aking inaalagaan. At ganyan ako, mga sis brad, maglinis dito sa aking kusina, yan, kahabi talaga ang punas ko, sinasabon ko talaga yan sila, mga sis brad, dahil puti nga itong ating lababo, kaya kailangan talaga natin yan, kuskusin talaga ng sabon. Dahil maraming mantika na tumatalsik-talsik dito, dahil pag hindi natin yan naisabon, mga sis brad, at nakadikit na talaga yan sa ating lababo, ay naku, mahirap na sa tanggalin, kaya araw-araw ko talaga yan sinasabon. Mga sis ko pala dyan na nag-aalala sa akin, kasi lagi ko lang pinapakita na nagtatrabaho ako dito sa loob ng bahay, mabawal daw sa akin ang mapagod at dahil nga ako ay isang stroke. Kaya mag-alala, mga sis brad, kontrolado ko po lahat ang aking galawan. Pag nakaramdam ako ng pagod, ay nagpapahinga naman ako. Kasi kailangan naman talaga natin gumalaw-galaw, mga sis brad. Diba? Exercise ko na kasi ito, mga sis brad. Itong aking mga trabaho dito sa loob ng bahay, exercise ko na to. Pag hindi kasi ako gumalaw-galaw, mga sis brad, at lagi lang akong nakaupo, ay masama rin ang aking pakiramdam. Wala namang ibang mga sis brad na kikilos dito sa loob ng bahay, kundi ako lang dahil nga may trabaho na si Papa Jason. Hindi kaya dati nga walang trabaho si Papa Jason, dalawa kami nandito sa loob ng bahay, ay mabilis ko nang matapos yung aking trabaho dahil nandiyan siya, natutulungan nga ako. Pasensya na kayo, mga sis brad, medyo bulol yung aking pagsasalita. Kasi ilang ulit ko nang ano, inuulit-ulit yung aking pag-voice over, ganun pa rin, bulol pa rin siguro sa dila ko talaga. Siyempre, epekto rin ito ng aking pag-stroke. Kaya minsan sa iba kong mga voice over, sa iba kong mga video, ay na, ano rin nyo rin siguro, napapansin nyo rin na bulol ako. Bulol yung aking pagsasalita, pero hinahayaan ko na, mga sis brad, kasi nakakapagod din magpaulit-ulit. Kasi kahit anong ulit-ulit ko, ganun pa rin ang aking ano nang aking dila, nagpipilipit. At balik na tayo dito, mga sis brad, sa aking ginagawa, sa aking trabaho dito. At ayan nga, nagpupunas-punas na ako ng ating mga nakalagay dito ng mga gamit natin dahil maalikabok na siya. Tapos nakita niyo ba yung, mga sis brad, yung halaman na yon? Pumunta kasi ako dun sa bahay ni nanay, nakita ko yon at dinampot ko at inuwi ko dito sa bahay para naman may bagong pang-display. Ako bibilhan ko rin yan ng puti na pot, mga sis brad. At ayan na nga, binabalik ko na yung aking mga plato na pinatulo ko na hinugasan ko kanina. Isa-isa ko na yung binabalik lahat. Tapos pagkabalik ko yan, mga sis brad, pag si Inday at saka si Kuya Kyle naman may kinain at uminom ng tubig, naku, kalat-kalat na naman itong aking lababo na ito. At ayan na nga, mga sis brad, nandito na tayo sa aking lamisa. At ako, oh, nang consumation talaga akong tumingin dito sa aming lamisa na ito, mga sis brad. Dahil super antique na talaga ito, mga sis brad. Kung 9 years old na si Kuya Kyle, itong lamisa namin siguro ay 10 years old na ito dahil matanda pa ito kay Kuya Kyle ng isang taon. Hindi ko pa binubuntis si Kuya Kyle. Ginawa na ni Papa Jason yung lamisa namin na yon. Kaya sabi ko nga, super antika talaga ito. At ito na naman tayo, mga sis brad, maglinis sa ating lapag or sa ating sahig. Yan mo, niwawalis ko na yan, mga sis brad. Tinanggal ko na pala yung floor mat dyan, mga sis brad, dahil nga nakatago yung mga alikabok-alikabok dyan. Ay nako, ganyan pala pag may floor mat ang bahay, hindi mo malinisan ng mabuti dahil ang alikabok ay nakatago sa ilalim. Kaya sabi ko kay Papa Jason, tinanggal ko na para naman, ano na lang, siminto na lang ang ating apakan, malinis
minsan parang mabuti. O diba? Tapos maraming ipis na katago doon sa ilalim. Kaya ayaw ko nang may floor mat pa dito sa bahay. Okay na yung ganyang simento. At least malinis. Kung palari na naman tayo ulit mga sis Brad at magkaroon tayo ng pera, ay ipapatiles din natin pati ang ating lapag. At yaran! Ayan na po yung ating lababo na akin nilinis mga sis Brad. O diba? Super aliwalas talaga. Sarap talaga tingnan sa mata pag malinis ang ating kusina. Diba? Importante talaga mga sis Brad na ang ating kusina ay napakamalinis dahil sabi nga nila, ang kusina daw ang the best hospital. O diba narinig nyo rin ba yun mga sis Brad? Kaya palatilihin talaga natin na malinis ang ating kusina. Ito pala mga sis Brad yung aming sala. O diba? Super linis na rin. At ayan na nga yung aking pinaka-antik na lamisa mga sis Brad. Ayan, may makeover namin ni Kuya Kyle yung mga sis Brad. Tingnan nyo ha. At ayan na nga si Kuya Kyle. Sana ang aking pinapatanggal ng ano, yung tawag dyan, yung sticker. Tapos yan na rin ang aking pinapadikit. Tinutulungan ako ni Kuya Kyle. Kasi Kuya Kyle talaga ang aking inaasahan dito sa bahay mga sis Brad. Dahil wala talaga si Papa Jason. At ayan yun naman, no? Ayan. O, diba? Super bait talaga yan ni Kuya Kyle. Alam nyo ba mga sis Brad? Siya lang talaga ang aking kanang kamay. Siya ang pumalit kay Papa Jason dito sa bahay. Lahat ng ginagawa ni Papa Jason ay siya na rin ang gumagawa. O, ganyan lang si Kuya Kyle ka, ano, ka matulungin sa akin dito sa loob ng bahay. Kasi wala naman tayong pangbili ng dining table mga sis Brad. Kaya gumawa na lang tayo ng DIY na dining table natin na super ganda. At yan, ayan ang mga sis Brad yung ating antique na lamisa. O, diba? Napakaganda talaga tingnan. O siya mga sis Brad, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, kung nagustuhan niyo po itong ating video, pakishare naman po. Maraming salamat. God bless and bye-bye.